Sans Aces. Yes. Aces number. Wow. Yes. Nah, dito kami. 121 pa. Anong oras yung ano natin? 2 o'clock. 2 o'clock. Time check. 121. Nice. Magdasal nyo na lang. Hindi na tayo namabas. Hindi na tayo namalabas. Oo. Si Zahu, si Guapo. Hindi ako nakalambat. Napalad ko siya ng mga tingi-tingi lang. Kasi nung ano kami, nung bata kami. S4 yan eh, sa GMA. Eh, nagtutulog-tulogan ako nun. Kasi mapagalito na ako pagka yung ninatulog. So, nandito tayo ngayon sa Asus and Gundam Sneak Peek. So, nagsalag-person silang dalawa. So, nandito tayo ngayon sa ito. Which is yung Zaku edition niya. Yung pula. Diba, pagka pula. AMD. So, malamang sa malamang, AMD din ang CPU na ito. Alright. So, tinanggal ko na yung aking face shield. Alamin mo natin kung ano yung kanyang specs. Ryzen 5 5600X. 32 gigs of RAM. And NVIDIA GeForce GTX 1660 Super. So, as you can see, ano nakikita nyo? Pulang-pula. Galit na galit. Ganda oh. Nakikita mo yung si IO, design ng shroud ng PSU, tapos mayroon din siyang lagayan ng headset. So, wala lang yung peripheral sila, hindi daw sila nakascore ng ano. Ay, hindi, wala nga pala talaga. Wala pala talaga. Na talagang version para kay Tough Gaming ng Gundam peripherals. Pero sayang, no? Kasi may ganito sila, dapat sana. O kaya kulayang muna ng pula to. Inumutan ko yung pangalan ng Tough na to. Basta ito rin yung Tough chassis. So nga lang, may Gundam siya na design. And yung kulay, pula and black. Pero maganda talaga yung ano, yung AIO. Tignan mo yung ulo niya, no? Ni Zaku. Ganit na ganit kasi. Kulay, pula, pulang pula eh. Parang sasabog na yung mobile set. Ganun niya na. Pero muna saglit, ha? Ayan. So, meron siyang tuloy sa ako, yung ulo niya. Kamukha ba? Oo, para SP sila may palong. Para SP sila may palong. May palong, tapos meron din siyang tubo dito. Meron siyang tubo dito sa AIO. Diba? Para sa parehas, di ba? May tubo, tapos meron din siya dito sa gilid. Yung lagayan niya ng yung shield niya. Meron din siya ng shield dito sa may kaliba. 301. May 301 din ba yun? Ang tubo na ito. Ito nasa paa niya, di ba? Itong tubo ng GPU. Yung heat pipes niya. Ito yan. Wala eh. Hindi ko alam kung naka-ano pa yung plastic sa ilalim. Pero hindi yun. Yung? Hindi na siya galit. Hindi na siya galit. Hindi na siya galit. Makalabas naman yung pagka-robot. Ayun na pala yung motherboard na ito. B550 Asus Tough na Gundam Edition. Ayan din pala siya eh, oh. Wi-Fi. Ah, ito pala yung sa ulo niya talaga. Ito pala talaga yung ulo niya. Kasi yung, ito yung palok. Ito pala yung palok niya. And ito yung glass panel. Imagine niyo na lang. Ganyan. At ang nalimutan nating i-discuss ay yung router. Ayan lang. Router siya. Zion. Ito yung manok nila, tatlo yung palong. Pagkapanok ng robot, tatlo palong. May tatlong bibig. Monitor, Tough Gaming V27Q. Pagalingan doon ng kapit ng sticker to. Iba, tabing eh. Iba. Ito, maganda naman yung pagkakakabit ng sticker. Ito mas maganda, mas gusto ko to. Pogi ko pala eh, naka-ROG cap ako eh. Oh? Yung ko lang nakita sa sarili ko. Tapos, ito na yung RX782 Gundam. Laking case, EATX case, white and blue na design, metallic silver. Pero yung mga components sa loob, mostly white and blue. May red din pala kasi ito yung nirepresent niya. Itong maliit na robot na to. Ano niya ba to?
Napapaligiran na namin kayo. Eto, 200 na lang po. RX-782 Gundam. Pamain na lang po. Gundam design din ba itong ano, yung RAM niya? Yung T-Force? Hindi, no? Pero galing, no? Sumakta lang. Pero nakakaloko to, ha? Ganda. Ano ko? Pero nga ba yan? Ano naman yung piso? Meron siyang 24 degrees Celsius. Alright, ibibiro lang namin lahat. Yeah, nakain na kami. Kung titignan mo yung setup niya, parang sobrang laki, EAPX, tapos although naka 10700K and all, pero ayun niya, hindi kami pinalad makascore ng 3080. Yan, ayun, 1660 super. Yung design, in design na ito, may additional costing siya eh. So, 1660 super, medyo nasa budget-friendly side siya, plus yung design. So, tingin ko abot ko ng mga 25,000, mga ganun, 30. Hindi ko din alam. Ang mura lang ako ng presyo. Eh, paano pala yung ano? Yung ito, itong... Ayon sa power supply niya, kasama niya yung... yung braided na to, kasama sa power supply. Ito yung kulay niya, no? Oh, ito lang, ayaw ko na review yung build. Gusto ko na appreciate yung design niya mismo. Kasi alam mo yun, lagi tayo nakakakita ng mga ganitong specs. Or meron ito, hindi mo siya araw-araw makikita. Hindi mo rin siya araw-araw mahawakan, tulad ng ginagawa ko ngayon. Tapos, ayan. Oh, di ba hawak din sila? Kasi mag-alis namin dito, babay na. And balik na lang tayo sa magkaparehas na kung ano yung resemblance ng resemblance na ito ni RX. Ang unang pagkakapareha, syempre, kulay. Meron siyang blue, may white, may red, may yellow. Ito ang galing nga niya ito eh. Alam natin, hindi siya talaga Gundam. Sumakto lang siya. Tapos itong magnet na to. Nalagay ko sa rack namin. Kukunin ko natin. AIO, 360mm. Kala ko nga kanina, sabi. Nagbabago-bago yung design nito ni... Kala ko nagbabago-bago yung design niya, no? Kala ko bago na siya gumana. Ayun, AIO. Parang Pilipinas, no? I am Pilipinas. I am Pisoy. I'm not Pisoy. Palo. Okay, wala siya. Hindi yan yan. Hindi yan pang sabong. Ito pang sabong lang. Ito yung pang sabong. Ay, hindi. Ito may palong din. Ito na. Prepare sa tayo. Ito, Impact. Strix Impact 2. Scope naman to. Strix Scope. Strix Scope, Strix Impact. Tapos ito. Ito rin natin yan sa ano. Nasa studio. Actually, parang ano siya eh. Kung wala kang idea sa Gundam, para siyang Filipino team. Ah, di ba? Kasi ito yung kulay, oh, di ba? Parang yung kulay ng ating bandila. Yeah. Duga, ito walang ano. Walang, eh, ito pala walang... Walang sabitan. Duga. Tara na, babay ka na. Bye-bye. Bye-bye. Nood tayo ng digital launch nito this February 25 at 7 p.m. Sorry de wa! Mata ne!